So, mayroon na namang kontrobersyal na pangyayari kung saan sangkot si Terrence Romeo. Pero ano ba talaga ang nangyari, di ba? Pag-usapan natin yan. Pero bago yun, please like and subscribe mga pare ko at click na rin ang notification bell button. Nitong mga nakaraang taon ay marami talagang kinasangkot ang gulo itong si Terrence Romeo. Pero mula nang nalipat siya sa San Miguel Beer Man ay tila unti-unti na nga siyang nagbabago kasabay ng pagbabago sa kanyang katawan. Kaya napaisip tayo na baka nga ibang Terrence Romeo na ito. Pero nitong game to lang ay na-eject nga itong si Terrence matapos niyang maglabas ng sobrang galit sa isang PBA referee. Parang huli na ata ang tawag niyan kaya pagtayo ni Terrence ay pinasa niya ang bola sa referee nang mayroong mas malakas na puwersa kumpara sa isang normal na chest pass. Pakiramdam ni Terrence ay maaga pa lang sa laro ay puro mali na nga ang tinatawag sa kanya at parang favorite nga raw siya ng referee na ito. Napansin ko kasi yung referee, kanina pa niya tinatawagan ako ng mali. So, yun lang talaga yung mainit sa akin tingin ko. Favorite niya ako. So, nakakainis lang kasi alam ko nakikita naman niya sa harapan niya nangyayari. Tapos late, tapos pinasa ko lang yung bola sa kanya. Tapos tinechnical lang agad niya ako. Well, para sa akin ayos lang naman magreklamo ng konti kung tingin mo ay pinag-iinitan ka na talaga ng referee. Pero yung chest pass kasi ay may puwersa talaga kahit sabihin kita ng referee o nasa loob ng referee pero may dabog kasing kasama. Diba? At desisyon na ng referee kung anong itatawag niya sa pangyayaring iyon. Pero para sa akin, warning lang muna ang itatawag ko. Well, para sa akin lang naman, iba yung referee. Ewan ko, may nakikita yata na hindi ko nakikita yung referee na yun. Tapos yung dapat niya makita, hindi niya nakikita. Well, sa mga inilabas na salita ni Terrence tungkol sa officiating, posibleng may fine siya. At ang masama ay baka masuspende pa siya, pero malabo naman siguro yun, diba? Pero yun nga, tungkol sa pasa, tingin ko warning lang siguro ang tawag, sapat na. Pero yung pagsasalita ni Terrence ay sakto lang na technical foul ang tawag doon. Hindi siya nagpapatinag kahit sino pa ang umawot sa kanya eh. At may mga maanghang din palang salitang binitawan itong si Terrence para sa ating PBA referee. Galing ang impormasyon na iyon kay Arwin Santos na isa sa mga umaawat sa kanya. Ang problema nga raw kay Terrence ay kapag umuusok na ang ilong at tenga ay wala nang naririnig. Pinagsabihan niya ng araw itong si Terrence pero bumalik pa at nagsalita ng kung ano kaya narinig pa ng referee. May sinabi raw talagang bad words si Terrence kaya na technical foul pa siya muli. Yan nga ang sinabi ni Arwin. Kung pwede nga lamang raw takpan ang bibig ni Terrence, gagawin ni Santos pero wala na. Narinig na raw talaga ng referee ang mga binitawang salita ni Terrence Romeo. Para sa akin, yung second technical foul deserved ni Terrence yun. Lalo pa, sabi ni Santos, may mga bad words raw talagang kasama. Kita naman na sinusundan talaga ni Terrence yung referee at tuloy-tuloy ang salita niya, di ba? Pero para sa akin, ang mga tawag ay dapat warning lang nung pumasa at first technical foul pa lamang yung pagrereklamo ni Terrence. Even mga commentators, akala nila warning lang nung pinasa ni Romeo eh. Pero yun talaga, nasa referee ang desisyon at wala na tayong magagawa doon. Pero tungkol naman sa umaawat kay Terrence, grabe yung pag-awat sa kanya ng team governor nila. No? Sa Twitter at Facebook, ang mga komento ay feeling raw nila ay labis naman yung pag-awat kay Terrence. Tinutulak na kasi eh, hindi na normal yung awat, may halo ng puwersa, sigaw at pagkabwisit. Kita naman eh. Pero hindi mo naman basta-basta masisisi yung team governor nila dahil gusto lang rin niyang hindi na ma-technical foul pa muli si Terrence at maapektuhan pa ang kanilang koponan. Pero eto naman ang pahayag ni Terrence dyan. Hindi ako nakinig. Hindi ako nakinig sa kung ano yung sinasabi niya kasi inaaway ko yung referee. Yun, hindi naman raw niya naririnig yung sinasabi ni Robert noon. Tumutugma sa sinasabi ni Santos na wala raw talagang pinakikinggan si Romeo noong pagkakataon na iyon. Pero parang may hinarakit si Romeo na sana naintindihan siya at kumampi naman sana muna sa panag ng SMB yung governor nila. Alam ko, inaaway ko yung referee. Dapat yung side namin yung maintindihan niya yung side namin kasi syempre nakaka-frustrate sa side ko eh. So, hindi ko alam kung ano sinasabi niya. Hindi ako nakinig kasi nga nagagalit ako sa referee. So yun, mga pare ko, ano sa palagay ninyo sa pag-awat ng team governor ng SMB kay Romeo? Komento lamang yan sa ibaba at babasahin natin lahat yan. Pero para sa ating konklusyon sa topic na ito, para sa akin yung first technical foul ay dapat warning pa lamang at yung pagrereklamo ni Terrence ang unang technical foul. Pero kahit pasabihin ng iba na parang sensitive masyado yung referee ay wala naman tayong magagawa dahil ang pinagmulan naman nito ay yung chest pass ni Terrence na may puwersa. Which is hindi pwede dahil referee yun eh, di ba?
Kaya para sa akin, nadala lang yung team governor, nadala lang yung referee, nadala rin si Romeo sa bagay na inumpisa niya. Thanks for watching mga pare koy. This is W Gameplay. Like and subscribe. Bye-bye mga pare koy.